Good morning, it's day 2 here in Japan. It's day 2 here in Japan. Isa na namang matinding lakaran today. But before that, recap muna tayo kung ano yung mga napuntahan at nagawa namin yesterday. So yesterday, nagpunta kami sa Shibuya. Ay, hindi pala. Sa Ginza muna, nagpunta kami sa Uniqlo and sa GU. And then doon na rin kami kumain for lunch. And then, yun lang, nag-shopping kami sa Uniqlo. May mga nabili naman kami. Pero sa GU, halos wala akong masyadong nagustuhan. Iba yung mga designs dun sa GU. And then, sabi nila, mas mura daw sa GU. Well, totoo naman, mas mura yung mga paninda, mga damit sa GU. Pero, in terms of design, more of streetwear. No, it's more of a streetwear na hindi ka naman talaga ginagamit. So yung mga damit ko is more of a Uniqlo. Kaya mas marami akong nabili sa Uniqlo. And then after shopping sa Ginza, nagpunta kami sa Shibuya. So 3-9 namin pumunta sa Mega Don Quixote sa may Shibuya. Pero napakadami talagang tao. Doon napakadami ring paninda. May 7 floors sila. I think may dalawa pang basement. Pero wala din kaming masyadong nabili. Kasi nga, nakaka-stress yung dami ng tao. Ganun pala sa Tokyo. Ang dami pala talagang tao. Medyo magulo. Pero malinis naman ang kapaligiran. O ito pa nga, yung kanilang streetless, napakahirap maghanap ng basurahan. Although, yung street naman, yung lugar, is napakalinis. Pero napakahirap lang maghanap ng basurahan. Yung wala akong masyadong makitang basurahan sa kalsada. So after namin sa Mega Don Quixote, nagpunta kami sa Shibuya Crossing. Nag-picture-picture lang kami doon. And then, umuwi na dahil sobrang pagod ni Sandro at ng mama at papa ko. Yun. And then, nung nakabalik na kami sa hotel, lumabas ulit kami for dinner. Naghahanap kami ng ramen. Ng ramen sa may Ueno area. Then, may pinilaan kaming ramen sa may bandang market dito sa Ueno. But it turned out na lahat ng menu nila is my peanuts. So hindi kami pwedeng kumain doon. And we ended up eating at 7-Eleven once again. So 7-Eleven is our savior for dinner yesterday. Dahil nga ganun kami, masyado kaming cautious about sa nut allergy ni Sandro. So lahat na kinakainan namin dito, we make sure na nut free sila. Or at least yung kakainin ni Sandro is not free. Our plan for today is going to Disneyland Tokyo. Pero ngayon, naghahanap lang muna kami ng pag-breakfastan. So hinahanap namin yung McDonald's dito lang din sa Ueno area. So yeah, so kita-kita tayo sa Disneyland Tokyo maya-maya. So we're having breakfast now at McDonald's. Yeah. Thank you.
We're now here at Tokyo Disneyland. So from our hotel, we took a subway and then another rail transit to Disneyland. So pag kadating nyo dito sa Tokyo Disneyland, from the metro, no, you have a choice if you want to walk to the main entrance. It will take you 10 minutes. If gusto nyo naman mag-train, like today, sobrang init, so pwede kayong bumili ng ticket para makasakay kayo ng train to the main entrance ng Tokyo Disneyland. So dito kayo. So from the train station there, dito, pwede kayong bumili ng train ticket to the main entrance ng Tokyo Disneyland. So ngayon, pagkakuha nyo ng ticket nyo sa ticketing booth, diretso lang kayo para makita nyo yung train station going to the main entrance. Then, sasakay lang kayo ng escalator dito, paakyat sa departure area. And we're here sa departure area going to the main entrance of Tokyo Disneyland. And here is the train. Excited? Watching. I'm going to vlog. Come on, let's go. You. And we're here. Going to Tokyo Disneyland. And we're here at Tokyo Disneyland. Sita, welcome. Kainit. Yes, welcome to Tokyo Disneyland. Napaka-init ngayon. It's 32 degrees today. Kaya expect na mangingitim kami dito sa Disneyland.
Are you happy? Yeah. Will we explore the plains? What can you see now? Castle. Huh? Castle. There are a lot of cafes in here. And there's a castle in the middle, right in the middle. So ngayon, need namin mag-rent ng wheelchair for my mom and for Sandro. Yung new stroller kasi for kids, ang maximum weight is 15 kilos. Pero si Sandro kasi is nasa 21 kilos na siya. So hindi na siya pwede dun sa kids stroller. So, kaya ang ginawa namin is ito na lang. Para magsalitan na lang sila ni mama sa wheelchair. So itong pang-matandang wheelchair na lang ang para kay Sandro at saka para kay mama. This is 500 yen for one day. So not too bad na rin. 500 yen for one day. So kung mag-rent kayo ng wheelchair or mga trolley for the kids, nasa right lang siya. So ito yung entrance. And then yung pinakadulo doon, yun yung rentahan ng wheelchair. By the way, today is Friday, so makikita nyo hindi masyadong busy yung Disneyland. So ito siya. Alam mo masyadong tao. So totoo nga yung sinasabi nila na pagpunta ka ng Disneyland, go on a weekday, wag weekend, para hindi masyadong busy. あの動画にパオーン対策しましょう。せーの、パオーン。
So it's lunchtime. Andito kami ngayon sa Bukusai Restaurant kung saan kami mag-lunch. This is Andrew's food. So yummy, yummy naman. It's a Mickey Mouse na plate with rice, with sausage, chicken, and salmon. Do you like that, Sandra? Yay! So ito aming food. Ito yung tonkatsu and rice. And then si Mama may prawn and rice, si Papa may tonkatsu and rice, si Jamie may prawn and rice. So in order namin is para magtikiman na lang kami, kaya prawn yung isa, tonkatsu yung isa, share-share na lang kami. So may kasamang miso soup, tonkatsu, salad, dessert, and then may rice din dito. Kamote. Pa rin kami sa Tokyo Disneyland. Napakainit po ngayon dito. So ngayon, ang next after lunch, ang hinahanap namin is yung Beauty and the Beast na show. Based dun sa mga 40 minutes yung waiting time. So habang 40 minutes pa lang makikipila na kami, baka tumagal pa ito hanggang 1 hour kapag medyo maghahapon na. Thank you.
hello, welcome to day 3 of Tokyo tour. So nito kami ngayon sa Asakusa. Galing kami kanina sa yung sa pag-wear ng kimono, nag-hire kami ng kimono at pumunta kami sa temple. Now, dito ako sa Ichiran for lunch. Nagantay lang kami ng aming queue, aming number. And then, let's check out the famous Ichiran ramen. And we're back to Shibuya. But this time around, ako and si Jamie lang. Iniwan namin si Sandro kay Mama and Papa. So, iniwan sila sa hotel. So, tonight, kami na ni Jamie ang bumalik sa Shibuya. Kasi nung first day namin, medyo maga kami yung uwi. Dahil na rin sa pagod, so gusto lang yung makita yung Shibuya at night, kaya kami bumalik. Dito kami ngayon sa Ichiran, sa may Shibuya. Ang waiting time is 45 minutes. Dito may 21 seats. And then, pwede kang umorder dito. Dito, ang menu nila is ito lang. So dito sa Ichiran Shibuya, 21.6 lang. Dito. Pagkatapos yung order, papapapil kapan kayo nito? Mild. Ako mild. Yan. Medium. Yan. So yun yung mga preferences na pipilapay nyo bago pag hindi kayo order nyo. Okay. Kaya mahaba rin ang pila kasi kukunti lang pala talaga yung pwesto nila. So dito na yung kusina nila. Dito na yung dito na i-serve yung mga ramen. Dito na pinipare yung mga dito na mismo yung kusina, kitchen. So finally, dito na kami sa loob ng Ichiran, ang famous ramen ng Japan. So sa serve na kami. So dito mga galing yung order natin. Diba? Ito siya. Maliit lang yung counter niya. Yeah, good for one person lang talaga siya. Ito siya. Tapos, tapos dito may parang top to, di ba? Parang faucet, parang bibol. Ah, so dito ko kukuha ngayon ng water mo. Di ba? Galing? Galing, galing. Good morning, it's day 4 and this is our last day here in Tokyo. So today din ang tonight ang flight namin, but we extended our hotel. Ang checkout time is 11 a.m. pero since tonight pa yung flight namin, pina-extend namin up to 1 p.m. yung room namin, and that cost us 800 pesos. So ngayon, mag-last minute shopping lang kami dito sa Ueno Market para sa mga
goodies and pasalubong. The weather today is 33 degrees and sobrang init talaga. So inisip namin kung pupunta pa kami sa Hueno Park to kill time kasi nga tonight pa yung flight namin. And yung Hueno Park is just 6 minutes walk from our hotel. So pinag-isipan pa namin yun. The time now is 12 noon. We just have 1 hour before check-out time. And then, upon check-out, magla-lunch muna kami. And then, hopefully, we still have some energy to go to Hueno Park. Hi guys, welcome to my home. Where are you at? Where are you now? I'm in the restaurant. And now I'm at the hot dog. More talk. Make it louder. I like the hot dog. Okay. And where are we going now? To the airport. Dito kami ngayon sa cafe malapit sa hotel. Dito lang kami nag-lunch. Mga sandwiches na lang for quick lunch. And then umorder ako ng milk tea. Pero hindi na naman matamis ang milk tea. Hindi ako makachamba ng matamis na milk tea dito. After this, see you in Hueno Park. Now we're on our way going to Hueno Park. If you're traveling to Japan in August, think again. Kasi sobrang init talaga. Tiri kang araw. So we're now on our way to Hueno Park. So yung hotel namin, yung Hotel Wing International, is just 9 minutes walk to Hueno Park. Hueno Park is one of the biggest park here in Tokyo. And we're now here at Hueno Park. So this is the Hueno Park. Ayan siya. Isa to sa pinakamalaking park dito sa Tokyo. Ito yung tsura ng Hueno Park. Dito tayo ngayon. Nandito tayo ngayon. Ayan siya. Medyo malaki. Malaki actually. Malaki itong park na ito eh. This is the traditional house ng mga Japanese. Tanda, come here. So, pabalik na kami sa hotel. So, napakalaki pala itong park na to. Hindi kaya ng isang oras libutin. So, ito yung mga napansin ko dito sa Japan. O baka dito lang sa Tokyo. Generally, mabait yung mga tao. Yung mga Japanese mabait. And then, napansin ko din dito. Hindi ko lang din sure kung sa Tokyo lang ito. Wala masyadong basurahan. At ang hirap maghanap ng basurahan. Kaya yung mga basura namin, inuwi na lang namin sa hotel. Doon na namin sa hotel, tinatapon. Hindi ko lang kung bakit. Pero, base sa aking pananaliksik, para daw, hindi ako lang lumakyat, para daw makaiwas na terrorist attack. Kaya daw hindi sila naglalagay dito ng mga basurahan sa public places. Not sure if that's true,
Pero you can comment down below kung bakit wala masyadong gastrahan dito sa Japan. Maybe? Yeah?